susunduin ko siya. So, ang labas niya is 2:45. Pero wala pa siya. Siguro, I have to wait for a few minutes more. Lalabas na siya. Pag umaga, you know, hinahatid ko siya. Kasi, pinick-up siya ng bus, ano siya, I mean, maaga, it's like 7:15. Eh, ang umpisa ng klase is 8. So, ginagawa ko, nagigising ako ng, paka-alarm ako ng 7, tapos pag, prepare ko na lahat ng, you know, pagkain niya o baon niya, snacks niya sa school. And then after that, gisingin ko na, and then alis kami papuntang school, mga 7:40, 7 minutes lang naman drive ang school niya. And then, you know, uwi ng bahay, and then, gawin lahat ng trabaho, and then, pick-upin na naman. So, yan ang routine namin everyday. Eto, kung sasakay naman siya ng school bus, ang siste, it will take like an hour bago makauwi ng bahay kasi sa dami ng rota ng bus. So, although nagko-complain siya, bakit, you know, why would you pick me up? You know, I can take the bus. I'm a big girl now. Yun nga, sayang ang oras at saka mabuburn lang siya. Kaya, I prefer na, you know, hatid sundo na lang. Madaling mabulg ang anak ko. So, pag-uwi, you know, I give her milk or a little snack and then she can relax with her, you know, gadgets for like maybe 30 minutes to 1 hour and then do homework. So, pag mahabang homework, you know, we need to take a break for like, you know, 50 to 30 minutes and then continue. Pag natapos na lahat, then free na siya gawin ang gusto niya. And then, ang sleep time niya, mga, you know, 10 at night. Pag 10 at night, automatic nagta-turn off lahat ng mga gadgets niya. So, kahit umiyak siya, nag-umiyak. So, yun ang story ng anak ko. So, by the way, mga kaingit-pikit, 4th grade na siya. It had been quite a challenge, and until now, a challenge, you know, to take care of Samantha. But, you know, if you're a parent, you're gonna need to do what you're gonna need to do. You know, hindi pwede mag-give up. Total, lalaki at lalaki naman sila, magmamature din. You know. So, patingin, asa na kaya siya? Makulit ito eh. Itong anak ko na ito eh. So, titig lang ko. Dito ako sa school parking. Walang, hindi madami ang nagpipick up ng mga anak dito. So, mag-ilang-ilang lang. Do I see her? There she is. Be careful. There she is. Thank you. Oh my, I got all yours. One for me, one for you. Really? Okay. Say bad words. Can I just be nice? Oh, mom, how's school today? Good. But can I sell chocolates, mom? Sell chocolates? Yeah, it's a chocolate that we don't eat, mom. It's what? One that we don't eat because other people like love it. Really? I pack a lot of chocolates for the Philippines. But mom, I want to sell them so we can get rid of some of them. Please, the ones that are in the skeleton bucket. Sweetheart, I do not know about that. Okay, let mommy. I'll just leave them at school. Sweetheart, I'll think about it. Okay. Okay. Was it a good day today? Yeah. What did you have for lunch? Oh, it wasn't that good. I like the pretzels. That's just my favorite. Okay. How was the school? Did you have PE today and all? Yeah, did you play in the snow today? Yeah, mommy. Was it fun? I played with the other class because I switched. Yeah. I remember. Say hi to Kaingit Pikit. Kaingit Pikit. Hi, come on, big pig. What? I can't really say it. Kaingit Pikit. No, I can't. Try Kaingit Pikit. Kaingit Pikit. I can't. Kaingit Pikit. Mommy, why did you dye your hair? Okay, so we're driving home now, okay? Why did you dye your hair? I don't know about that. Okay. Be quiet now. Okay, I'm going to drive back home now, mga kaingit-pikit. Uwi na ako. Para, you know, mag-prepare ko naman ang kailangan itong si Samantha na naman. Nagkaka si Dean and everyone cook dinner. So, ayun, kaingit-pikit. Yung sabi ko sa inyo, pag naiingit, pikit-pikit lang. May awa ang Diyos. Pag gave one to a friend, mommy. Pag di maganda ang sasabihin, huwag na magsalita para hindi makasakit ng kapwa. Ayun lang yun. Bye-bye. Until the next vlog.